Hello mga ka-pixie, welcome back to another video dito sa ating YouTube channel, Pinoy Pixie Tarot. Ito ang ating daily tarot kapalaran para ngayong April 4, 2022 para sa lahat ng zodiac signs. Ito general reading lang mga ka-pixie, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Ito yung oracle deck na gagamitin natin for today mga ka-pixie. Bubuno tayo ng isang card, bawat isang zodiac sign for your daily tarot message. So, mag-start tayo sa Capricorn mga ka-pixie. Palagi ako nag-start sa Capricorn. Ang mensahe na to ay para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Alright, so for Capricorn, mga ka-pixie, we have comfort. I'm with you in your time of need, helping you, your heart to heal. So, huwag kayo mag-alala mga ka-pixie, especially yung mga ka-pixie natin na nagdadanas ng mga hindi masyadong kagandahang sitwasyon sa kanilang buhay right now. Idulog nyo yan sa taas, mga ka-pixie. Idulog nyo sa inyong mga gabay, no? Tutulungan nilang kayo, iko-comfort nila kayo, mga ka-pixie, no? Minsan may mga times na feeling natin nag-iisa tayo sa buhay, feeling natin alone tayo. Minsan, nahihiya tayo magsabi ng sitwasyon natin sa ibang tao, no? Nahihiya tayo dahil baka maging pabigat tayo sa kanila or baka dahil nahihiya din tayo dun sa sitwasyon. Sometimes na parang wala tayong mapagsabihan, no? So, ang pinaka-best way for you to release, no? Yung inyong pain, yung inyong pinagdadaanan is magdasal, okay? Pag magdasal kayo, mga ka-pixie, idulog nyo yun sa kanila, naririnig nila kayo, no, ng ating mga gabays, and tutulungan nila kayo, i-comfort, at the same time, tutulungan nila kayo na ma-ease yung burden na nararamdaman nyo, and magkaroon kayo ng direksyon sa buhay nyo, okay? So, palagi kayo magdasal mga ka-pixie, no, para mapawi ang inyong mga pinagdadaanan mga ka-pixie kasi bukod sa sarili mo, sila din yung unang makakatulong para sa iyo. Alright? Okay. So yan ang mensahe para sa Capricorn. Ang susunod na message natin is for Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Itong message na to is for Aquarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, Aquarius, ito ang message para sa'yo. We have relationship harmony, mga ka-pixie, no? We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. So, kung meron kayong mga arguments, conflict with other people, mga ka-pixie, regardless kahit anong klaseng relationship pa yan, kahit romantic relationship or non-romantic relationship, no? Basta regarding sa relationship nyo with other people, mafi-fix din, mare-resolve din yung mga issues nyo, no? Tinutulungan kayo ng inyong mga guides para maayos yung inyong mga conflict with other people and maging harmonious yung relationship nyo with other people. It also has something to do with your self-concept, mga ka-pixie, no? And the way you perceive the situation and the way you perceive other people as well. So, very important na i-take note nyo yan, no? Yeah, okay. So, yeah, magiging maayos din yung relationship mo. Huwag kayong mag-alala. Alright? So, yung next message natin is for Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, ito ay para sa Pisces, mga ka-pixie, creative writing. Make time to write down your thoughts in a journal or pen an article or book. This is a scripting method, mga ka-pixie, no, for Pisces. Ibig sabihin ng scripting or journaling, write down your desires, no, and focus on them, no. So, kung meron ka mga gustong ma-achieve sa buhay, mga ka-pixie, or yung simpleng pagkakaroon ng gratitude notebook, yung parang nagtitink ako sa lahat ng blessings na dumadating sa'yo, you can simply jot them down or simply write them down and feel it, no, while you are writing it.
kumbaga damhin mo, no? Damhin mo, feel it while you are writing it. It's a method or it's a technique that can amplify your desires, no? For certain things. So, kung may mga desires ka, mga kapiksi, sulat mo siya, and habang sinusulat mo, you can imagine, you can visualize, or you can feel it, no, hanggang sa maging solid siya sa iyong state and mag-manifest yung mga bagay na gusto mo sa buhay. Okay? Alright. So, yan ang message for you, Pisces. Yung next na message natin is for Aries, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Belated happy birthday sa iba nating Aries and advanced happy birthday sa iba nating Aries na kapiksi. And sa mga nag-birthday ngayon, April 4, happy birthday sa inyong lahat. So, ito yung message for you guys. All is well, mga kapiksi, no? Everything is happening exactly as it is supposed to. With hidden blessings, you will soon understand. So, mga kapiksi, lahat ng nangyayari sa na bagay sa buhay mo right now, it's meant to happen to you, no? And it's going to teach you valuable lessons na magagamit mo sa iyong buhay. And at the end of the journey, there are always blessings na nakalaan para sa iyo, regardless of the situation, bakit man or hindi. There are always blessings waiting for you. Okay, so yeah, napakagandang mensahe for Aries, no? Alright, so yung next message natin is for Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang mensahe ng buhay para sa Taurus, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, Taurus, ito ang message para sa'yo. Teaching and learning, mga kapiksi, keep an open mind and learn new ideas. Then, teach these ideas to others. Practice what you preach, mga kapiksi, no? If may mga magagandang bagay kayong natutunan sa buhay nyo, no? Continuous learning, mga kapiksi, regardless of age, no? Hindi naman siya, yung learning, mga kapiksi, hindi siya limited sa mga academic learnings lang, no? You can learn new things, new skills, new knowledge, di ba? Na you can use to improve your life, to improve your situation. And then, kapag feeling mo beneficial siya, no, it's time for you to teach naman others, no? Ibig sabihin, ituro mo naman sa iba yung bagay na kapakipakinabang na natutunan mo para makatulong ka rin, di ba? Sabi nga nila, sharing is caring. Yung simpleng pag-spread lang or pag-share lang na magagandang thoughts, it's already sharing that you... It's already showing that you care to other people, di ba? So, lalo na kung magagandang bagay talaga yung sinishare mo, mga kapiksi, mag-flow talaga yung abundance of blessings sa buhay mo, okay? Not only that na natututo ka sa sarili mo, but you are also helping other people to benefit from those knowledge, di ba? So, in a way, it's already giving, okay? Alright. So, yung next message natin is for Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang mensahe na to is para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Gemini, we have healthy lifestyle para sa'yo. Eat a healthful diet, get adequate sleep, and exercise regularly for optimal health. Mga kapiksi, this is a reminder for you to take care of your health, no? Hindi lang yung physical health, mga kapiksi. Although dito, sinabi dito, no, healthful diet, syempre, tulog at saka exercise. This is limited to physical health, but you have to understand na hindi lang physical health yung ating dapat na binabantayan or inaalagaan, no, meron din tayong mental health, emotional health, and spiritual health, no? So, dapat lahat yon, mga kapiksi, ay itinitake natin into consideration, vinavalue natin dahil ang ating kalusugan, ang ating kayamanan, okay? So, make sure na alagaan nyo yung inyong kalusugan, mga kapiksi, in all aspects, okay? Alright, so yung susunod na mensahe natin is for Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus.
Para sa Cancer, mga Kapixie, sensitivity, you are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor your feelings and honor yourself and your feelings. Especially Cancer, no, they are very highly sensitive people, highly intuitive people. Malakas yan. Makaramdam talaga. No? So, extra sensitive yung feelings mo ngayon, no? So make sure that you surround yourself, Cancer, with positive people, positive situation, positive thoughts and emotions. Kasi nga, dahil sensitive ka, yun yung nakakapture mo. So if you'd like to capture things, dapat positive yung nakakapture mo kasi yun yung magiging beneficial sa'yo as opposed dun sa negative. Syempre kapag ka napapalibutan ka ng mga negative na sitwasyon, toxic na sitwasyon, nakaka-stress na sitwasyon, di ba? Or nakaka-stress ng mga tao, ma-absorb mo din siya, it's not beneficial para sa'yo, no? So, make sure na, di ba, observe mo yung people around you, yung mga kausap mo, nakakausap mo, yung mga sitwasyon na nilalagay mo yung sarili mo, no? Make sure na you always choose positive ones, no? Para yun din yung ma-absorb mo and doon ka lang mag-spiral, okay? So, protect yourself, mga kapixie, no? Protect yourself against negative people and situation, alright? So, yan ang message for you, Cancer. Yung susunod na mensahe natin is para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, ang mensahe natin is para sa Leo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Leo, crystal clear intentions. Be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. Very important, mga kapiksi, na alam nyo kung ano yung gusto nyo sa buhay nyo. For you to know what you want, you have to know what you don't want. Dapat alam mo kung ano yung hindi mo gusto para malaman mo kung ano yung gusto mo. No? Sometimes it's the best way para malaman natin kung ano talaga yung gusto natin. Okay? Kasi minsan clouded yung thoughts natin, hindi natin alam yung gusto natin sa buhay, di ba? Pero if you know what you don't want, you know what you want. Okay? So, for example, ayaw mo ng ulan, ibig sabihin gusto mo ng araw. Di ba? So, that's how simple it is, no? Pero minsan hindi natin alam na gusto pala natin ng araw hanggang hindi siya umuulan, di ba? So, nagets nyo ba? And then focus on your desire, mga kapixie, with unwavering faith. Ibig sabihin magkaroon kayo ng trust, ng tiwala, no, na ma-achieve nyo or makakamta nyo rin yung mga bagay na gusto nyo as long as you focus your energy on your intentions. And that's the right way. It will come up to you, no, yung mga manifestations nyo sa buhay. Alright? So, yeah, know what you want, mga kapixie. So, yung next na message natin is for Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang mensahe na to ay para sa Virgo, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, ito ay para sa Virgo, mga kapixie. You are safe, mga kapiksi, no? I am protecting you against your lower energies and guarding you, your loved ones, and home. So, yeah, napakapalad nyo, mga kapiksi, kasi iniingatan kayo ng inyong mga gabay. You are always protected, you are always safe, lalo na kung palagi ka nagdadasal, mga kapiksi. And hindi lang ikaw, kundi pati yung iyong loved ones, mga kapiksi, na they are always protected. You are safe. But, dapat hindi mo rin ito nineneglect, no? Kahit nasabihin natin safe ka, dapat ikaw din mismo, pinoprotektahan mo yung sarili mo, no? Against lower energy. So, make sure, mga kapiksi, na you spread your, or you, tawag dito, you surround yourself with positive people, positive situation, happy situation, happy people, di ba? To protect yourself against low energies, to protect yourself against yung mga negative energy sa paligid mo na pwede mong ma-absorb or ma-capture din, no? So make sure na ginagawa mo rin yung parte mo, no? Ginagawa mo rin yung parte mo para maprotektahan yung sarili mo. Alright? Okay, so yan ang message for Virgo. Yung next message natin, guys, is for Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang mensahe na guys para sa Libra, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, Libra, ito ang message for you.
Libra, we have courage, be courageous, and stand up for your beliefs. Maging matapang ka, mga kapiksi, no? Hindi mo kailangan umuo lang ng umuo sa ibang tao, no? Pwede ka maging independent sa sarili mo. If you believe on yourself, mga kapiksi, maging matapang ka sa lahat ng bagay, sitwasyon. There's nothing that you cannot do, mga kapiksi, no? Just believe in yourself. Have that confidence as long as wala kang inaapakan na ibang tao and hindi ka nang aagrabyado, diba? So, stand up for your own beliefs, mga kapiksi. Okay? Alright. Yung next message natin is for Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Ang mensahe na ito ay para sa Scorpio, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. So, Scorpio, we have clear sentience, mga kapiksi. Notice your recurring physical and emotional feelings as they signify divine guidance. So, yung mga intuition nyo, mga kapiksi, no? Hindi naman ito mag-resonate sa lahat kasi hindi naman lahat malakas yung pakiramdam. But for Scorpio, no, you are definitely one of those signs na very highly intuitive, no? So, mataas yung pakiramdam nyo. Honor those, mga kapiksi, no, your guides are communicating with you. Sometimes they guide us, no? Ginagabayan tayo ng ating mga gabay using our intuition para hindi tayo mapahamak or para mapadpad tayo sa tamang direksyon, no? That's how they guide us. That's how they, ganun tayo nila, klase ginagabayan. So make sure that you pay attention also to your intuition, mga kapiks, especially kapag clouded yung thoughts mo or pag sinabing clouded yung thoughts mo, hindi ka makapag-isip ng tama, okay? Parang nawawala yung logical sense mo sa mga bagay-bagay sa buhay mo, no? Doon mo mapagkakatiwalaan yung intuition mo and follow your intuition. Okay? Alright. And then, yung last message na natin is for Sagittarius, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Spiritual understanding, mga kapiksi, para sa Sagittarius, I'm bringing you esoteric information and symbols and helping you to understand spiritual truths. Mga kapiksi, no, hindi ito mag-resonate sa lahat. Pero, Sagittarius, no, pay attention to the signs and symbols na nakikita nyo sa inyong paligid nyo. Your guides are communicating with you. There are hidden meanings on those things, mga kapiksi, mga angel numbers, mga signs, mga symbols, etc., spirit animals, pati yung mga panaginip nyo, no, they have meanings and your guides are communicating with you through those symbols and information na nakikita nyo, okay? So, pay attention to those, mga kapiksi, kasi baka may mga mensaheng na isiparating sa inyo ang inyong mga gabay, okay? Alright, so yan ang ating overall reading para sa daily episode natin ngayong April 4 para sa lahat ng zodiac sign. Let me know if naka-resonate kayo or hindi. Mag-iwan kayo ng like and comment sa ating video for energy exchange. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.